Hi, to be registered public servant. Welcome to the UMC channel kung saan i-share ko sa inyo ang mga requirements para makapag-take kayo ng civil service exam. Mapaprofessional level man yan or sub-professional level. Mahalagang alam natin ang mga requirements dahil malapit na naman ang civil service exam. So kung may balak ka mag-take ng civil service exam this coming August, comment down below, mag-take po ako ng civil service exam just so I know. And make sure to watch this video until the end kahit gaano ka-boring para wala kayong ma-miss out na kahit anumang detalye. So yes, let's begin! So first requirement po ay ang fully accomplished application form. So ito rin ang tinatawag na CSC Form 100. So I recommend na i-download mo yung revised 2016 kasi yun yung updated version nila. So nandito tayo sa website ng CSC. Type mo lang sa Google CSC Form 100 revised 2016 tapos pindutin mo yung download para ma-route ka sa same page na nakikita ko ngayon. So meron lang namang 5 tanong na feeling ko survey to, tinatanong kung anong kasarian mo, kung ilang taon ka na, kung para saan mo gagamitin itong pagda-download mo, at kung satisfied ka ba sa pag-issue nito. So kapag natapos ka na sa pagsagot ng survey, yung screen na yan ang nakikita mo naman ngayon. So yan, after makikita mo yung box dyan na kulay green, i-click mo lang yung download para ma-download mo na yung file at ma-view mo na yung actual na form. Kung gusto mong hindi mag-download ng CSC form na yon, that's completely okay. Kasi, base po sa experience ko nung nag-file ako, both professional level and sub-professional level, meron naman silang pinoprovide na libreng form or application form sa mismong CSC field office pagpunta nyo doon. Pero ang kaso doon is that kailangan mo pang magsulat ng mga details mo na mas lalong makakapagpatagal sa proseso. So, kung gusto mong advance ka ng mag-fill out ng form, pwede naman yon. Basta i-print mo siya sa legal size na paper, make sure na fill outan mo lahat ng information maliban sa thumb mark, tsaka right thumb mark, I believe, tsaka signature. Kasi kailangan nasa harapan mo yung CSC representative sa pag-sign mo ng mga documents na yon, okay? Ngayon, ako naman, hindi ako nag-download ng file para gamitin at ipasa doon sa mismo CSC field office. Yung ginawa ko ay pinag-practicean ko lang yon. So, binasa ko yung form, inintindi ko kung ano yung mga requirements, kung paano siya fill outan. Tapos, pagdating ko doon sa CSC field office, meron naman silang free form, so yun na lang ang ginamit ko at nag-fill out na lang ako. So, in that way, mas madali siya kasi hindi ka na malilito, hindi ka na magtatanong kung paano to fill outan, kung ano yung kailangang informasyon, kasi nakapag-practice ka na on your own by downloading the form online. Requirement number 2 is yung duly accomplished certificate of consent. Ngayon, bagong requirement ito ng Civil Service Commission. Nung nag-take ako ng civil service exam last 2019, pre-pandemic kasi yon, so wala pang ganoong requirement. Pero ngayon, meron na. Ito yung certificate of consent na pwede nyong i-download online gamit yung Google. So, yan. Ilalagay mo lang yung pangalan mo, kung saan ka nakatira, tapos ilalagay mo kung examinee ka ba or examiner, tapos ilalagay mo yung signature over printed name mo. So, basically, nagpapatunay lang to na healthy ka, na aware ka, na ongoing pa rin yung COVID. So, ganun lang siya. So, yung pangatlong requirement po ay ang 4 pieces na passport size ID. So, sa pag-take po ng picture para sa passport size, merong mga certain photo booth na alam nila pag sinabing para po ito sa civil service exam, alam na nila agad kung ano yung gagawin. So, pumunta na lang kayo sa mga photo booth na yon. Pero kung hindi kayo sure kung ano-ano ba yung mga kailangan gawin pag mag-take ka ng picture, pumunta ka na lang sa CSC field office kasi usually, base sa experience ko po, meron po silang photo booth doon. Magbabayad ka, yes, pero at least tama naman yung kuha mo sa picture kasi crucial to, may mga nare-reject kasi sa application dahil mali yung pagkakakuha nila ng picture. So, base sa pagkakaalala ko, meron siyang full name mo sa baba, tapos may signature mo. Parang signature over printed name siya. Tapos, kailangan pag magpipicture ka, kita yung dalawang tenga mo. Okay? Tapos, I believe dapat wala kang kahit anong tawag doon, yung necklace or
earrings, tapos hindi ka nakangiti. So, basahin nyo na lang din yung likod ng application form sa CS Form 100 kasi nandoon po lahat ng information sa tamang pagguha ng picture, okay? Para hindi po tayo ma-reject. So, yung requirement number 4 po natin ay original copy tsaka photocopy ng ating valid government ID. Sa mga government IDs natin, ilalagay ko na lang din yung list ng mga valid IDs. Pero for sure, alam mo na kung ano-ano yung mga yon. Pero in case na estudyante ka, ang ginawa ko back then is that ginamit ko yung aking school ID, tapos yung aking birth certificate, tapos hinihingi rin nila yung form ko sa school, yung parang enrollment form. So, dalhin mo na lang din yon para prepared ka. So, nung nag-take ako ng professional level, dahil employed na ako that time, ang ginamit ko, I believe, is yung company ID ko, or hindi mo naman gamitan yung PhilHealth ID mo, o yung SSS ID mo. So, last but not the least, is yung 500 pesos na payment natin sa exam or examination fee ang tawag doon. Mas maganda na magdala ka ng eksaktong amount kesa sa susuklian ka pa kasi para hindi na masyadong tumagal kasi usually mahaba po yung pila pag magpa-file ng civil service exam. At make sure na sana day off nyo yun o kaya umabsent kayo for a day para hindi masayang yung araw nyo. Or I mean, yes, hindi masayang yung araw nyo kasi pag nasayang yung araw nyo, babalik ulit kayo sa another time. Alright, so those are the 5 requirements para makapag-take tayo ng civil service exam, professional level or sub-professional level. So kung meron po kayong mga katanungan na hindi ko nabanggit dito sa video na to, paki-comment na lang po sa baba dahil sinasagot ko naman lahat ng comments ninyo. So yes, kung gusto nyo pa po manood ng mga civil service related videos, ilalagay ko yung playlist ng mga civil service exam videos ko sa baba. At make sure then to subscribe to my channel kasi marami pa po akong videos na gagawin related to civil service exam kagaya ng mga tutorial videos. So I'll see you in the next one. Bye!